Marcel? Is everything all right? Napapansin ko kasi parang napapalayo yung loob ni Marilyn sa akin eh. Para bang may hadlang sa aming dalawa? Just be professional with her. Yun lang yun, Giselle. Hindi ako papayag. Gagawa ako ng paraan para mapalapit uli siya sa akin. Maraming salamat na lang po, pero eh, hindi niyo na ho ako kailangan regaluhan pa. Ano man ginawa yun? Alam ko naman na nababadoyan ko dun sa idea ng pangaharana, di ba? Yung surprise sa akin ni Darlene, alam ko naman ikaw nag-organize nun eh. I love you so much. I love you so much too. Kayo mga kaibigan ko eh. Mahal na mahal ko kayo. Mahal din kita, Marilyn. Best friend kita eh. Pumunta lang ako dito para ipagpaalam si Marilyn. Kasi mag-hiking ko kami ni Jerome bukas. Baka pwede po siya sa mama. O sige. Basta mag-iingat kayo dun, ha? Thank you po. Thank you. Marilyn, nakausap ko na si Sniper Lita. Tapos sabi niya, pwede ka na daw sumama sa amin ni Jerome sa outing namin. Taga-taga. Outing? Pinagpaalam niya ako kay Inay, tapos wala pa akong alam ko. Ano yung sinasabi mo, outing? Teka lang ah. Akala ko ba okay ka sa setup namin ni Jerome? Alam mo naman na this is the only way we could date. Nakasama ka. Huwag ka na magtampo. Sige na. Gagawa pa ba ako? Pinagpaalam lang naman kita. Para wala ka nang isipin, di ba? Gagawa pa nga ba ako, di ba? Since okay na tayo tungkol doon, may kailangan akong hingiin sa'yo na tulong. Ano na namang tulong yan? Ako naman yung ipagpaalam mo kay na mami at saka kay Lola. Ha? Seryoso ko pa? Ako? Magpapaalam kay Ma'am Charito at saka kay Ma'am Giselle? Mapayag ba sila na kausapin ko sila tungkol dito? Ano man, Darlene, ang hirap naman yung pinapagawa mo sa akin. Kakausapin ko si Ma'am Charito, si Ma'am Giselle. Tama ba yung narinig ko? Ikaw? Gusto mo akong kausapin? Bakit? Ha? Ma'am Charito, Ma'am Giselle, gusto ko po sana ipagpaalam sa inyo si Darlene kasi balak po namin nila Jerome na mag-outing po bukas kung okay lang po sa inyo. Napaka-social climber niya naman ni Jerome. Hindi kayo nahihiya. Hindi kayo bagay kay Darlene. Magmula ngayon, pinuputol ko na ang pakikipagkaibigan ninyo. Ma'am Charito, wala naman po akong masamang intention sa pakikipagkaibigan ko kay Darlene eh. How dare you talk back to me, piece of dirt? Mama! Ano ka ba naman? Huwag ka naman mag-sandalo dito! Hey! Hindi mo ba nakikita? Kampi ka ng kampi dyan! Ginagamit lang kayong mag-ina niyan at kayong dalawa naman nagpapauto. Lola, huwag niyo naman pagsalitaan ng ganyan yung kaibigan ko. Mabuti siyang tao. Besides, hindi siya tulad na sinasabi ninyo. Mama, bakit ho ba tutol kayo sa pakikipagkaibigan ni Darlene kay Marilyn? Eh kung sisigin nga, pumapayag eh. At saka huwag ho ninyong kalimutan, kami pa rin ang magulang ni Darlene. Kaya sa bandang huli, kami pa rin ang masusunod. Ganon? Sige. Kayo na magpatakbo ng lahat! Iniit siya pera niyo ako ni Ziggy. Nasaan na ba yung lalaking yan? Mag-enjoy kayo sa weekend, ha? Sarap ng hangin dito, presko! Ano sabi sa akin ni Nonoy? Maganda daw yung view dun sa peak eh. Kaya tara, bilisan natin. Baka gabihin tayo. Darlene, tara! Marilyn! Ah, sige, sige. Sunod na kami. Darlene, sigurado ka bang okay ka lang? Sanay ka bang umakit sa ganito? Nagawa mo na ba ito dati? Marilyn, huwag kang maingay kay Jerome, ha? Pero ayoko talaga eh, kasi nakapagod umakit, tapos ang dami-daming insects, ang daming lamok, pero may sabi ko we'd meet halfway. Darlene! Marilyn! Tara na! Sige! Tara. Sige! Oy, Aida.
Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Hindi pa dapat nagtatrabaho yan. Huwag po kayong mag-alala, Madam Charito. Hindi man po ako magtatagal eh. Binisita ko ng pianak ko. O eh, wala dito. Bakit hindi mo ba alam? Hindi ba ngayon nag-outing yung mga yan? Nagpaalam po si Jerome na may outing po sila, pero hindi ko po alam na ngayon pala yung araw na yun eh. Aida, kung si Darlene ang kasama ni Jerome, okay sa akin yun eh. Mabuti nga lumalabas sila, lalo na ngayon na meron na mamagitan sa kanila. Ano yan? Ulitin mo nga ang sinabi mo? Hindi. Ang sabi po ni Romy, ibig niya pong sabihin, mabuti pong lumalabas si Jerome kasama si Darlene para naman po mas maging maganda yung pagiging magkaibigan nila. Ito kaharian ko. Oo nga, nalala mo ng mga bata tayo. Mahilig kang umakit sa puno nun eh, kaya ka natutuksong unggoy eh. Guys, ganun ano? Talaga. Nakakainis ko. Ikaw kaya nagaan sa akin. Darlene, tayo lang naman tao dito, kaya pwede tayo mag-ingay! Oo, unggoy si Marilyn, unggoy si Marilyn! Nakakainis ka! Tara, malapit na tayo, dito nilang hindaan. Kaya lang ingat kayo, medyo ano eh. Medyo delikado. Darlene, tara. Okay lang, go ahead. Si Darlene. Yan. Lapit na yung dito eh. Teka. Mauna ka kaya. Jerome? Ha? Biglang sumama yung pakiramdam ko eh. Parang hindi ko na kayang tumuloy. O buti pa kaya bumaba na lang kaya tayo. Ganun ba? Darlene, okay lang ba sa'yo? Hindi na yata kaya ni Marilyn eh. Okay lang. Ayoko naman na mapagod pa siya eh. Kaya tara, sayang, malapit na sana tayo. Ika na, asa tayo. Malapit na eh. Margie, pwede iwan mo muna kami. Romy, bakit mo namang ginawa yun? Alam mo naman sikreto yung relasyon ng anak natin kay Darlene eh. Pag nalaman ni Tita Charito to, hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin. Masyado kong praning, Aide. Hindi mo nalata nung matanda. Pati ano ba kinakatakot nyo? Kung talagang baliw na baliw si Darlene kay Jerome, wala silang magagawa para pigilan yung dalawa. Simple. Hindi mo kilala si Tita Charito katulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Kaya pwede ba? Alang-alang na lang sa anak natin, itikom mo yung bibig mo. Wala akong pakialam. Ang importante sa akin, makuha niya yung anak ng mga Carbonell para masiguro natin yung pwesto natin sa pamilya nila. Gawin niya yun, matutuwa ako sa kanya. No. I do not like it. It doesn't have any value at all. Ano yan? Wala ka na rin taste? Nahahawa ka na dun sa assistant mo? Pati output mo, nadadala na rin. I-revise ko na lang ka, Mama. Kahit anong revision ang gawin mo, ganun pa rin ang outcome niyan. Kasi nga, napapaligiran ka ng pangit. Ang dapat mong gawin, sisantihin ang bakulaw na yan. Para mapalayo na rin sa apo ko. Bakit ho ba tutol kayo sa pagkakaibigan ni Marilyn at saka ni Darlene? Wala naman ho ako nakikitang masama doon, ah. Wala. Ang dami. Giselle, ang dami. Unang-una, Carbonell si Darlene. Ang ibig sabihin, magkakapantay kami na kahit kailan na hindi makukuha ni Marilyn. Napapasaya ni Marilyn si Darlene, Mama. Kaya boto ako sa pagkakaibigan nila. Kahit ano pa ho ang sabihin ninyo, kahit sabihin niyo ganun ang itsura niya, kahit sabihin mong baduy siya, kahit sabihin mong wala siyang kapoys-poys, ang importante, mapagkakatiwalaan siya. Kaya nasa mabuting kamay si Darlene. Ang dami mong sinasabi, basta't baduy ka, baduy. Yun na yun. Hey, dahan-dahan lang guys, ha? Para walang madisgrasya. Kung mag-ingat, nasa harap ka! Ikot. Marilyn, okay ka pa ba? Oo! Marilyn! Kamay! Marilyn! Bilisan mo! Marilyn! 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 Marilyn
Marcy! Total na sa outing naman si Marilyn. Halika na, magsini naman tayo. Ay, nako, Mars. Ikaw na lang. Alam mo naman ako eh, allergic dyan sa mga gastos-gastos na ganyan. Sige na. Lilibre naman kita eh. Gusto mong tubig? Hindi, okay lang ako. May minute nga, pero... Mars! Ano nangyayari, Mars? Umupo ka nga, upo ka nga. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Lagi ka na lang yatang nahihilo. Magpatingin ka na nga. Hindi, Mars. Iba to. Kinatuban ako na masama. Salamat. Hello? Hello, hello po, Ma'am Giselle. Jerome, bakit ka tumawag? Kamusta yung outing ninyo? May nangyari ba? Yun nga po yung dahilan kung bakit napatawag ako eh. Si Darlene po na-aksidente na pasama po yung pilay niya. Si Marilyn? Aksident pa si Marilyn? Opo, nandito rin po siya sa ospital. Natapilok po si Marilyn kaya nabagok po yung ulo niya. Kaya po hanggang ngayon, wala pa rin po siyang malay. Ano? I-text mo sa akin yung kung saan ospital kayo, pati yung room number, papunta na ako dyan, ha? Diyos, ano na nangyari? Naksidente si Marilyn! Naku, malilipasan ka ng gutom. Ano pang kailangan mo? Kaya ko naman eh! Naku, hindi. May mga bakla ako dun sa parlor. Gusto mo, sabihan ko sila eh. Sila na ang sumama sa'yo dito. Kumain ka, Mars. Di pwede yan. Perlita? Aida, bakit ka napasugod? May nangyaring masama kay Marilyn. Nasa ospital yung anak mo. Ha? Alika na! Dali mo yan! Dali! Dali na! Ano nangyari? Dali! Dali na! Joseph! Kamusta ka? Anong sabi ng doktor? Okay naman. Wala naman akong broken bones. Pero, ang siya namamaga pa rin siya dahil sa sprain. Mommy? Mommy, buti nandito ka. Don't worry. I'm okay. Asa si Marilyn? Ma'am, nasa room 201 po. Marilyn?
Nandito na ako, anak. Anak, lumaban ka, ha? Huwag ka susuko. Hindi ko kaya mawala ka, eh. Ngayon pa nga lang tayo nagkakalapit. Hindi ko talaga kakayanin mawala ka. Hindi ko alam pati ikaw pala nasaktan, Darlene. Kamusta yung paa mo? Okay na po. Salamat sa concern na iperita. Nasaan ang anak ko, Jerome? Lumaban ka, ha? Diyos ko, anak. Pwede lang na ako nalangan nandyan. Sana ako na lang. Ayoko kasi nahihirapan ka eh. Ayoko. Kasi Marilyn, anak, mahal na mahal kita, ha? Anong sabi mo? Mahal na mahal mo ang anak ko? Kanina ka pa ba nandyan, Perlita? Kadarating ko lang. Narinig ko lang na sinabi mong mahal mo ang anak ko. Bakit mo naman nasabi yun, Ma'am Giselle? Siyempre naman, Perlita. Napamahal na sa akin yung anak mo kasi araw-araw ko siya kasama sa trabaho, di ba? Huwag mo na nga palang alalahanin yung bill ng ospital. Ako nang bahala doon at saka kapag meron ka pang kailangan, lalo na kapag tungkol kay Marilyn, magpasabi ka lang sa akin kaagad. Hindi na ho kailangan. Salamat. Kaya ko namang alagaan mag-isang anak ko. Hindi kaya mas maganda kung puntahan niyo rin si Darlene? Nasaktan din ho yung anak niyo. Kailangan niya ng isang ina na mag-aaruga sa kanya. Masaya ako kanino nakita ko si Mami kasi akala ko nag-aalala siya sa akin. Pero kahit na nakita niya akong naka-wheelchair, parang baliwala pa rin sa kanya eh. Huwag sabihin niyan, Darlene. Sigurado ako nag-aalala din sa'yo yung Mami mo. Sige, siguro mas concerned lang siya kay Marilyn kasi hanggang ngayon siya pa rin yung walang malay. Darlene? Paliwanag mo sa akin kung paano nangyari to. Pinayagan kita mag-outing kasi nangako ka sa akin na pupunta ka sa safe na lugar. Bakit nangyari kay Marilyn yan? Grabe ka naman makapagsalita, Mami. Sa tingin mo ba ginusto namin na maaksidente si Marilyn? Kung makabintang ka dyan, akala mo naman na kami may kasalanan? Ma'am Giselle, aksidente lang po ang lahat. Muntik na pong malaglag si Darlene sa bangin, kaya sumaklolo lang po kami agad ni Marilyn. Ang kaso lang ho, si Marilyn ho yung natapilo, kaya siya ho yung nabagok yung ulo eh. Ipagkasal mo na maging maayos ang lagay ni Marilyn. O ano? Salamat sa Diyos at nagising ka na. Ano pong nangyari? Anak, nabagok ka daw. Nasa ospital ka na ngayon, anak.
Nay, sorry po. Sorry po kung na-aksidente ako. Gusto ko lang po sanang sagipin si Darlene. Hindi ko naman po akalain na ako yung mapapahamak eh. Ay, ama na anak. Wala naman akong sinisisi. Basta ang importante, okay ka na, okay rin naman sila. Si Darlene ho, Nay, pwede niyo bang kumustahin yung kaibigan ko para sa akin? Nagising na po ba si Marilyn? Oo, Darlene. Kaya nga, pinapunta niya ako sa inyo. Pwede na po ba namin siya makita? Sige, pwede na. Matutuwa yun pag nakita kayo, Jerome. Jerome, baka pwede mo muna kami iwan ni Nay Perlita. Kailangan ko lang siyang kausapin. Sige, sige. May gusto ka bang sabihin? Gusto ko lang kung mag-sorry sa inyo. Kasi kasalanan ho namin lahat ng to eh. Kung hindi namin siya niyaya, kung hindi kami nagpaalam sa inyo, hindi sana mangyayari to, hindi siya maaksidente. Hindi naman kita sinisisi, Darlene. Lalo na ganun din, nasaktan ka. Huwag mo nang isipin yon. Mas ang mahalaga, okay ka ngayon, okay din naman si Marilyn. Anak, bakit? Kasi ho, mas nag-aalala kayo sa akin kaysa sa sarili kong nanay. Salamat po. Friend, tagal mo kasing magising eh. Eh, nasobra na ata yung alog ng ulo kanina. Nabagok yun yung ulo. Pero Marilyn, sorry ah. Sorry kung nakahuli ako ng dating. Pakaramdam ko, kasalanan ko kung bakit ka nakagaganyan eh. Ako ba? Ayos lang yun. Tsaka syempre, kailangan mo unahin si Darlene. Kasi girlfriend mo yun eh. Hindi, pero importante ka rin. Kasi best friend kita eh. Kaya dapat pagpagaling ka na ha. Para may kasabay na ulit ako pag lunch break. Yes, boss. Dahil sa'yo, nadisgrasya si Marilyn. Wow, you know what? You're so unbelievable. You know what's pretty funny though? How everyone else thinks na wala akong kasalanan samantala yung sarili kong ina pinagbibintangan ako. Ikaw ang malas sa buhay ng apo ko. Sumusobra na talaga yung mga karbonel na yan. Kaya ko na po talaga yung sarili ko. Kaya ko na po talaga magtrabaho. Hindi ka na magtatrabaho sa resort. Gusto kong mag-resign ka na. Gagawin nun lahat para sa'yo. Ayaw niyang inaapi ka ng mga karbonel. Kaya sa bumalik ka dun sa resort, siya na magsasakripisyo para sa'yo.